Hello guys, good afternoon. So welcome back sa video card repair. So we have a job today. So this is e-game RTX 3070. So ang problem nito guys ay no display. Okay, so mga dalawang piraso ito guys, two pieces, parehas siya no display. So based upon checking guys ay ito yung resibo natin. So, ayan. So, 3070, 8GB. So, no signal. No display. So, ayan. Ay, ano sabi nito? Yep, prepare 3070, 8GB. Don't proceed 1070 Ti. No repair history. Sabi niya, mali pala. So, yung isa na-repair na rin natin. Only on dirt. Ano? Did proceed 1070 Ti message. No repair history. So, yan. Repair natin, guys. Number 13719. Okay. So, repair na natin to. Ang problem to guys, ay with mga corrosions. So, show natin yung something problems. So, dalawang piraso po siya, guys. Parang naghahang ang PC ko. Oh, no. What happened? Naghahang pa yung computer. Okay. So, camera roll. So, screen. Share natin ang ating screen. Screen. At camera roll. Yan. So, ito yung problem guys mula nung una. Dalawa kasi yung nire-repair ko. Ayan. So, ay. Nakahang ang PC guys. Hindi ko alam kung anong nangyari. Oh no. What's happening? So, what's happening? Nagalaw ba? Nagalaw? Ayan. Ayan, so ito ang mga problem nyo guys. Balikan natin. Ayan. Ayan, hindi yan. Hindi yan kasama. So mula dito guys. Ayan, mapansin nyo. Ayan, napakarami na ang problem nya. Ayan. Tapos tuyo na yung alikabok. Ayan. Yung thermal paste na tuyo na pala. Ayan, may mga buhok-buhok. So yan ang problem guys. Ang ating i-repair na video card. This is no display. Okay, so proceed tayo. Microscope. So pakita ko sa inyo. Ayan. So, mamanumanuhin natin siya i-cleaning. Pero, dapat kasi ultrasonic cleaner na siya. Pero, kailangan ko ma-check kasi yung ano. Yung mga PCB. Yung mga parts. Kung dumilang ba siya or something corroded na. Ayan. Saka natin siya i-proceed sa ano. Kasi marami siyang lupa guys. Ayan. Kung mapansin no. So, I'm not sure kung marerepair natin. Sana yung, kasi baka yung ilalim ng VRAM, mayroon. May mga lupa na mahirap kasi kuhanin sa ilalim ng VRAM. Ang solusyon na dito ay reball na. Rebowling. So, medyo expensive na yun. And then, tapos no display pati ito guys, kung in case na ano. So, cleaning natin. Cleaning. Manual cleaning. So, kailangan natin ng video guys. Yan. Para mapakita, ma-proof yung mga madumi ito sa ating customer. Okay. Kailangan kong tanggalin yung mga putik, lupa-lupa na. So, kailangan ko kasi ma-check yung ano, apps. Tinamaan nyo.
yung mga PCB lines kung okay pa. Kasi kung hindi na okay, so hindi tayo, hindi na kasi natin pwedeng i-tasonic cleaning agad. So yan, maubos ang aking panlinis kasi may mga black dust po siya. Ito kasi mga IC niya, tinamaan kasi ng black dust. Tapos basa pa yung mga black dust niya. Siguro ginamit ito sa mining, so hindi natin alam. Okay. Parami ng lupa. So, mukhang okay naman ang PCB nito. Ito ay cleaning lang guys ang kailangan. So, hindi natin alam kasi this is no display. So, ito yung kanyang BIOS. So I think cleaning lang to. Kaya di, buti nagpo-protect pa siguro ito pag kaganda. So hindi natin siya guys pwede testing, salpak. So gawa ng ano, pag sinalpakasan natin baka matuluyan, masunog. So delikado kasi. Kaya kailangan natin siyang full inspection. Yan. Tapos isalang natin sa ultrasonic cleaning. Na okay naman yung mga PCB kaya pwede na natin siyang i-cleaning. So, may na-make sure ko lang. Yan, bago siya ultrasonic cleaner. Para hindi sayang yung paglilinis. Hindi sayang ang oras. Okay, so dito yung maraming dumi. So, mukha namang okay. Mukha namang walang tamang ano. Yan, mali. Linisin natin yung mga... Yan, so mukhang goods naman yung mga paa na mga parts. Talagang ano lang, nangyari ito yung black dust lang natin. Tinamaan ng black dust. Yan. Yan, so ito ay black dust. Yan, wala namang natama ang mga PCB lines. So wala tayong resistor na naglumipad. Yan, so dikit pa yung mga resistor na tinamaan. So... Ito, dito sa part na to. Ito marami, oh. Sana'y kaya ng ultrasonic cleaning. Muti wala siyang shorted. So, kailangan din kasi may inspection to. Kung may shorted siya, wala. So, inspection naman natin ng ilalim ng mga VRAM. Kung may pumasok na black dust. So, ito, mayroon tong isa. Ito siya. So, baka kaya na yung ultrasonic. So, mayroon ito sa side. So, sana madali. Mayroon yung ano. Dito sa side na to. Mayroon siya. Ayan o. So, sana kaya ng ultrasonic. Kasi may mga luputik o. Sana yung makakayanan pa to. Kailangan po ulit inspection sa ganito, hindi basta cleaning lang. Medyo delikado kasi yan. Pagka sumala, mag-shorted. Marami na ako na-repair na ito, ganito eh. Mag-shorted siya eh. Mga tinatry linisin ng mga customer, yung mga black dust. Pag hindi microscopic yan, bibigay yan. So, kung mapapansin nyo sa ating repairing process, so hindi po natin siya sinasalang sa kuryente. Hindi natin pinaplug eh. Para maiwasan natin yung damage. So, isasala ko muna siya guys sa ultrasonic cleaner. Tapos, i-testing natin mamaya after ultrasonic cleaner kung magdi-display na siya. Then, after nun, subukan na natin siyang i-ano. Yan, ito ko siya guys. Tuyo-tuyo na yung thermal paste niya. Tapos, madumi na din yung mga ano, pads. So, kailangan ng palitan. May backplate yan. So, lilinisin ko na lang siya. Yan, so, mamaya update ko kayo.
testing natin mamaya after ultrasonic cleaner. Okay?